Hey, what's up mga ka-courtside? Welcome back sa ating YouTube channel. Coach ng Ginebra na si Tim Cone, dismayado sa performance ng Barangay Ginebra. Ariel Vanguarda nangangarap na makaisa sa San Miguel Pyrmen. Isang kahihiyan, yan ang nararamdaman ng Barangay Ginebra coach na si Tim Cone matapos ka silang tambahan ng Meralco Bolt sa kanilang unang laro sa best of 3 quarterfinals sa score na 93-82. A 30-point loss is the same as 1-point loss in the playoffs. Whether we lost by 10, 20 or 30 or even 1 point, it's still the same. We're still down 1-0. Pagbibigay diin ni Tim Cone. Tila isang sumpanga para sa Barangay Ginebra tuwing nakakalaban nila ang Meralco Bulls sapagkat natatalo ang mga ito kapag kaharap na ang Meralco. Gaya ng kanilang match-up noong elimination rounds kung saan nanalo nga din ang Meralco 90-73. Pahayag nga din ni Tim Cone na nakukulangan ito sa kanyang bench players kung saan ay sana kailangan nilang mag-step up pa lalo na kung hindi na nakakagawa ang kanilang mga starters. Mahalaga ito kung gusto pa nilang mabuhay ang kanilang stint sa conference na ito. Bunsod nga ito ng 0-point performance ni L.A. Tenorio at kung saan si Scottie Thompson lamang ang pumuntos ng double figures para sa koponan. Muling magtatapat ang Meralco at Barangay Ginebra para sa Game 2 sa darating na Biyernes. Samantala, with Yusef Taha na hindi na nga maglalaro sa playoffs para sa Blackwater dahil sa isang injury, ay mataas pa rin ang hopes ni Blackwater coach Ariel Vanguarda na makaisa ang kanilang koponan kontra number 1 team na San Miguel Pyrmen. Baka sakaling maisahan namin sila, the pressure is on them, we're playing without pressure on Wednesday, pahayag ni Vanguarda. Sobrang laking kawalan nga para sa Blackwater itong si Yusef Taha, lalo na at sino ang tatapat kay Junmar Fajardo sa center position. Alam naman natin na maaasahan itong si Ato Olar bilang forward, ngunit magiging sapat ba ito para makaisa ang Blackwater kontra San Miguel? Nasa 5-game losing streak nga din ang koponan kaya hirap ang mga ito na makuha ang kanilang momentum patungong playoffs. Ating abangan ang kanilang tapatan sa darating na Miyerkules. There you have it. Thank you for supporting this channel. Don't forget to like and subscribe at pindutin ang notification bell para patuloy na abangan sa aming channel ang mga susunod na updates.